1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shout out to brother Gabriel Mendoza. What's up, brother? Shout out to brother Justin. So, nagpalit lang. Are they going for the Tamus? They went for the Tamus, mga brother. So, they stole the Tamus against the first against dun sa Tamus kanina na ginagamit ni Dre. So, now we have bans available pa po. We still have offlaners na pwede nyong iban dito ng Inferno Esports. And for the IMBA ZAMBALES, pwede pa sila mag-ban dito na support. Still have support bans, mga brother. Pwede pa nilang iban yon. Maraming pa possibilities. So, shout out sa brother Juno Sario, next sa kay dito. So they banned Farsa. Yan ang sabi ko. Ang dami pang available support. So they banned Farsa. Good ban yung para sa akin dahil sa range damage potential na binibigay ng ating Farsa. So they went for the Kimi for the Inferno Esports. So this would be a funnel Kimi. So we have now we have the Uranus offlane. Tingnan natin kung paano si-set upin natin to. Brent waiting for his hero. Ano ba talaga? IMBA ZAMBALES ito. That's sumali ka, Saitama. Granger is a good counter against Kimi, mga brother. For his first skill, napakalakas doon, mga brother. Pag sinunod lahat. So, still, they're going for the Bruno, mga brother. 1-2-2 pa rin ang setup dito ng team IMBA ZAMBALES. Louis will be, I guess, picked off by Inferno Esports. This is a good support, mga brother. Si Cillion pwede rin just to ward off the Bruno. Yun nga lang, we still have the Esmeralda, mga brother. Maganda tong si Cillion for minion wave. Minion wave control for league games, lalo pag nakapag-stack up na yan. So, sa draft nila, mga brother, I'm going for the side of the IMBA ZAMBALES, lalo sa rotation na pinakita nila. Pero, if the Inferno Esports will show aggressiveness on the early games, mga brother, pag naging agri sila dyan, mga brother, they can take this game to, mga brother. So we have here, mga brother, for the blue side, the IMBA ZAMBALES, Sean for the Valir, Dre for the X-Borg, Hisoka for the Atlas, Brent for the Bruno, and Supremo for the Esmeralda. Now for the red side, Inferno Esports, we have Suchi for the Kufra, Chelsea for the Tamus, Kulas for the Kimi, Yujiro for the Yuzong, and Fuji for the Sicilian, mga brother. Tignan natin anong mangyayari dito. Dahil si Supremo pa rin ang gumagamit ng Esmeralda, Brent pa rin ang gumagamit ng ating Bruno, Hisoka pa rin gumagamit ng ating Atlas, diba? Nabago lang yung dalawa dyan, mga brother. Tignan natin kung paano nila gagawin. Still, magiging dominant gameplay pa rin ba to, mga brother? So, we now go to the land of dawn, mga brother. Tignan natin kung paano nila gagawin to. Paano nila i-initiate to. So, I'm guessing, objective muna to, mga brother. It's either you clear the minion wave muna sa mid, sabay Little Wanderer, sabay buff. Pwede ka rin mag-buff muna. Since 1-2-2 ang setup ng IMBA ZAMBALES, they will first go for the red buff, mga brother. So, mabilis makiklear ang minion wave dito dahil sa Kimi and then si Cillion. Mukhang mag-i-invade sila, mga brother. O, i-invade lang nila yung dito Wanderer. That's the only difference, mga brother. Kasi dito, mga brother, merong retry ang ating Esmeralda. So, wala lang. Magsasayang sila dito. Lalo na pag na-timingan. Level 1 lang dito ang ating Kufra, mga brother, si brother Fuji. So, mahirap to kasi tingin ko talaga masasayang oras nila dahil sa bumakab dito si Dre. Tingnan natin, maagang clash ata to. Hisoka pumapasok din, si Fuji pumasok din, Yuzong nandyan din, pero may retry nga sinasabi ko, kaya sayang lang ang invade. They should have been more careful dito, mga brother. Pero nakaka-free hit dito si Kulas. Tingnan natin, pumasok si Yujiro. Ang ganda ng free kill doon ni Dre. Hindi tinamaan ang second skill. Pero tingnan natin, pinupursu pa rin ni X-Borg. Pumasok si Hisoka. Patay si brother Fuji. Tingnan natin, Suchi. Delikado na ang buhay. Mambaot pa ba? Makakamambaot pa ba? Pero hindi. Hindi patatakasin to ni brother Supremo. Ang ganda pa nga. Pwede pa sila dito mag-take. Brother Yujiro. Grabe yung sustain ni Supremo. Pero masakit ito. Hisoka, sure dead na to, mga brother. Hindi pa rin! Grabe! May sa demonyo to si brother Yujiro, mga brother! May sa pusa to!
hindi na to, eto sigurado dead na to, nabigay pa nga kay Brother Supremo, tamang clear lang sa minion ng minion wave si Brother Fuji, at tamang balik sila sa objectives sila Brother Kula. So we have a 3-1, 3 kills coming from the IMBA Zambales, and just 1 kill sa trade na yon, sa nangyaring long clash na yon for the side of Inferno Esports. We still have the red buff, babalik sila dahil naramdaman nila hindi nila kaya. So if I were mga Brother, kung ako sa kanila, hindi na nila pinursu yung buff. Ang pinursu dapat nila is yung kill, di ba? Against an Esmeralda. Na-take pa nga ang red buff ni Esmeralda, ang grabe pagkasiga ni Brother Supremo doon. Ganun na, pag naka-buff na ang Esmeralda, alam niya na yan, hindi niya na kayang magdalawang isip pa. Alam niya kaya niya i-sustain yan, kaya niya mag-spam ng kanyang shield dahil yung cooldown percentage yan, kuwang-kuwa na. Hisoka is now setting up to go for the in the bottom lane, mga Brother, to back up Brent and Shan para sa third take, pero back up dito si Brother Kula, Suchi and Fuji. Tingnan natin kung ano magagawa. Hisoka level 3 lang, walang level 4 yan, mga Brother. Launch attack daw, pumasok dito si Supremo. Ang ganda, alam niya kung sinong pag-iinitan niya. Purify coming from the Kimi Kulas, pero level 3, mamba out, nakamamba out pa dito si Brother, ha? Si Brother Kulas, ha? Nice one. Kimi mong may racket, pero walang talab yun, mga Brother. Alam mo kung bakit? Wala lang, men. Pero dito nakita mo si Brother Supremo, sobrang supreme ng kanyang ginagawa. Last insanity coming from Dre, pero wala lang din. Naka-dragon form dito si Brother Yujiro. Wala lang, paramdaman lang din. Ito ang tinatawag nating stalemate na lane dahil wala lang, clear minion waves lang. Wala mangyayari. Brent and Shan dito still trying to be aggressive. Masyadong malakas ang clear wave dito ni Brother Chelsea. At saka masyadong mataas ang sustain yan. Pero Atlas! Ang ganda ng SS ni Atlas. Doon mga Brother, walang purify ang ating Kimi. SS dito kami po na kumpra. Pero free hit dito ang ating Kimi. Si Kulas, hinahabol ni Brother Supremo. Patay! Kimi out, mga Brother. Dre bumakap din. Pero tignan natin kung makapick off dito si Brother Suchi. Suchi being aggressive, mga Brother. Pero masyadong malalim. Matitake pa na to. Suchi being forced to back out. Ang ganda ng backup to ni Brent, mga Brother. Last hit coming from Brent. KS ang tawag dun, mga Brother. Tinrabaho nila Supremo. Pero si Brent ang kumuha. Masyadong makapalang muka. Di ba, mga Brother? Supremo being aggressive. Again, mga Brother, masyado na makunat ang ating Esmeralda, mga Brother. Esmeralda mid lane is very deadly. Lalo na pag may buff. That is a 1-2-2 laning for you, mga Brother. 6-2, 6 kills coming from the side of IMBA Zambales. 2 kills, just 2 kills coming from the side of Inferno Esports, which is dapat ang nagiging aggressive, lalo sa lineup na to, is ang side ng ating Inferno Esports. SS coming from Kukurap, gabi, pumalakpak sa hangin. SS si Atlas, ayan ang tamang pag-SS, mga Brother. Double kill coming from Brent, mga Brother. Ang ganda ng poke dito ni Brother Shan, pero pumasok Supremo with the shield. Pag white na ang shield niyan, umalis na lang kayo, mga Brother. Purify just to get out, pero grabe pa rin. Kayong i-sustain yan. Papasukod pa ba? Shan, mamba out na lang. Grabe! Ang sakit naman nun, mga Brother. Alam nila kung anong ginagawa nila. They are being very aggressive, mga Brother. Sobrang sakit ng ating Esmeralda. Esmeralda is doing its thing. Esmeralda knows how to prioritize the kills, who to prioritize, who to hero lock, what objectives to take. Alam nila, alam niya kung ano kailan siya mag-SS. Supremo, in English, is supreme. Supreme one ang tawag natin kay Brother Supremo. Supremo, you are the one. Friend being aggressive here on the top lane against a Yuzong, pero papasok si Hisoka. Tingnan natin, may SS Hisoka dito, mga Brother. Pero ang ganda ng dragon form dito, pero Yujiro, you should have back out this, mga Brother. Alis ka na. Ang ganda ng kill. Masyado mong inasiman, mga Brother. You should have used Shenron just to get out, mga Brother. Aggressive gameplay dito sa bot lane. Tingnan natin ano pang mangyayari. Supremo. Supremo trying to lunge in. SS, Chelsea. Delikado ang sitwasyon mo, mga Brother. Figure out coming from Chelsea. Ginamit ang red just to slow him down. Grabe pa nga. Matitake to ni Brother Supremo. Ang grabe yung shield, mga Brother. Walang bawas. Walang bawas ang ating Kimi, mga Brother. Kulas. Kulas, ano nangyayari? Kailangan ka, Kulas. Where are you now? Kailangan ni Kulas ng backup ng mga teammates niya. He needs vision, he needs space, pero wala siya makuwang space. Grabe! Si Brother Supremo. Supo mapasok talaga kahit wala lang. Ano mo yun? Kahit alam mo walang mangyayari, in-SSM mo lang. Ganun ka katarantado, mga Brother. Ginagamit mo na lang SS mo para partida. Alam mo yun? Partida na wala na akong SS. Second, first skill, second skill na lang. So, itong item sila, Feather of Heaven, Sight, coming from, tas mag-ano pa to, Holy Crystal, ayan na naman, mag-SS na naman si Supremo. Ganun siya kasiga.
Pero tingko hindi na lang. Holy Crystal pa next dito kay Brother Esmeralda. Ang ganda na pasok doon ni Brother Hisoka. Sobrang siga nga naman mga brother. Shen got activated. Tingnan natin kung anong gagawin ni Kaido mga brother. Shen taking off. Godlike na coming from the Esmeralda. Gitnang gita si Esmeralda. Puti pa rin kahit nasa ilalim ng turret. Double kill for coming from Shen mga brother. Pero si Brent dito tamang bush lang. Tamang objective lang. Ganun kaingat ang ating maximum mga brother. Nag-well played na. Kung alam na nila kung saan nila kapupuntahan to. Ang sakit na ng ating sakit na ng normal attack na ginagawa dito ni Brother Brent. Sobrang, eto na eh, wala, eto na eh yung tinatawag natin, pumasok, babigla, grabe naman yung pasok dito ni Brother Supremo, pero tingnan mo naman yung kanyang buhay mga brother. Pause, ayan na, eto na, gagamitin na natin yung pause method, the Hail Mary full of grace, the Lord is with you, diba? Bibili lang sila saglit ng agimat sa Quiapo, tapos, pag nabili na sila, dadasal lang ng mga ilang segundo, paparis yung bigla yan. Ganun yun mga brother. Grabe. Another fast game ata to coming from the IMBA Zambales. Sobrang lalakas. Ginamit na nila yung pinagbabawal ng technique. Baga sinihinap. Tingnan natin mga brother, nagpa-pause sila. Malayo kasi yung biyahe. Okay, resume na raw. Nakabili na sila ng nakabili na sila mga brother. Nakabili na sila ng kailangan nilang gamit, no. Nakapagdasal na rin ata sila. So ito na, i-resume na natin yung game mga brother. Let's go mga brother. So very aggressive gameplay coming from Supremo mga brother. That is how you play a 1-2-2 mid lane mage. Ganun talaga dapat mga brother. Pick off after pick off after pick off, objective after objective, pasok pa rin si Supremo kahit low HP na siya mga brother. Shenlong inactive si Kaido. Tingnan natin may magagawa pa ba to. Grabe, tapos na. So this is a good game, well played coming from the team IMBA Zambales mga brother. Fast game na naman. Dominant gameplay na naman mga brother. Grabe. 17-3 coming from IMBA Zambales. Ganun sila kalakas.